And we're here in Legoland Water Park. Thank you. Puntahan natin yan. Splash! Higaw malalim! At matapos sa mga makapagbagbag damdaming na slide, nandito na tayo sa loob ng Legoland. So ito yung mini land na tinatawag nila, mga kahanip. Kung makikita nyo, iba't ibang building yung mga nakatayo dito, mga kahanip. Tsaka ito yung mga building ng Dubai. Tapos ito yung miniature ng ating Dubai Metro. Ayan, ganun yung miniature nila, binuli ang gawa sa Lego. At ito yung makikita mo mga building, mga kahanip, sa kahabaan ng Sheikh Zayed Road. Yung mga yung pinaka-famous na road dito sa Dubai. Ayan, kitang-kita mga kahanip. So yun yung mga makikita natin. Ito pa yung famous na Maze Tower. At syempre mga kahanip, makikita nyo, ito talaga ang the best. Ang Burj Khalifa. Yan mga kahanip, kita nyo ang taas ng Burj Khalifa na nasa likod ko. Gawa lang din yan sa Lego. So yun, pakita ko pa sa inyo kung ano yung mga makikita dito mga kahanip. Let's go! Are you still there? To delete your message, press 7. To save it in the archives, press 9. To hear more options, press 0. What are you talking about? Sa loob ng isang Lego shop. Kung naalala nyo, ito yung mga sasakyan na pinakita ko doon sa parang trailer ko na magsisimula pala ako yung vlog number 1 ko, yung video number 1, panoorin nyo. Dito, inuhanan nyo yung dalawang sasakyan na yan. Yung blue na Bugatti at yung white na Porsche. Bali itong orange na Porsche. Hanip yung iba't ibang uri ng mga Lego figures or mga tao ng Lego. Sobrang dami yan mga hanip. Grabe. Lagay mo sa dingding mo yan, no? Ayos na, ayos na. Tapos binibenta nila 19 dirhams per keychain dito. Annual pass ka, less 20% pa. Hanip, naka-lifehack kami. Itong lahat-lahat ng kombinera mo namin dalawang apat na chicken burger at isang large na price is 15 dirhams lang. Normally, nasa 40 plus yan dapat dito. Gamit ang McDonald's application. Mga kahanip, yung pinaka-overview ng mga park. So, na doon yung Legoland at saka Legoland Water Park. Tapos, ayun yung kainan niya dito sa mismong, tawag nila dito Riverland. Ito yung Irish Village. Tapos, doon tayo galing kanina. Doon tayo sumakay ng bus. Tapos, doon sa side na yon yung Motion Gate, mga kahanip. Ang gagawin natin, nandyan si Mrs. Agnes. Lalaad tayo papunta dyan. Sasakay tayo ng bus papunta sa Motion Gate kasi sobrang laki nito mga kahanip. Na din, kanina pa tayo gala ng gala, no? Nakakalimutan ko nang banggitin sa inyo mga kahanip. Ito nga Dubai Parks and Resort, naati siya sa apat na park. So yung Motion Gate, yung Legoland Water Park, tsaka ano ba yung isa? Tsaka yung parang sa India, parang puro Indian cultures, nakalimutan ko yung tawag sa kanya. Basta yung apat na yon mga kahanip. At dahil limited lang yung oras natin na makapaggala dito, no? Halos ko kunti yung mga footage na nakuha natin. At least na napakita ko sa inyo yung Legoland Water Park, kaunti nung Legoland. At ngayon papakita ko naman sa inyo itong Motion Gate. Meron ngayon dito ay 4 PM na, may 2 hours pa kami para malibot yung Motion Gate. Tapos uwi na kami pabalik ng Dubai. So tara mga kahanip, sakay tayo ng bus at tingnan natin kung ano makikita sa loob ng Motion Gate. Naikot ko na to before pero kaya alam ko kung saan ko ay dadalhin at papakita ko yung mga clips kung saan mas ma-enjoy nyo at magkakaroon kayo ng idea kung ano ba nasa loob nitong Motion Gate Dubai. Let's go! Yan ang bus mga kahanip. Meron itong dalawang arcade, isang Street Fighter at itong Ladybug. Yan, nilalaro ni Mrs. Agnes. Oh, ang galing-galing naman, oh. Oh, galing-galing talaga, oh. Siya yung mga kahanip yung kulay ba? Yan, yung kulay red, parang strawberry, oh. Galing-galing naman, no? Mga kahanip, ang hanip na hanip. Dito tayo pa sa likod. Hanip na hanip natin na Shadow Bus. Motion Gate.
Nakasakay na tayo ng free shuttle. Kung nakikita nyo yung parang yun, ito. Yan yung motion gate, yan yung pupuntahan natin. Baka wala pang 1 minute nandiyan na tayo. Ito na mga hanep, ang Motion Gate Dubai. Let's go! At ito yung store nila dito, Motion Gate Store. Iba't ibang mga items, mga merchandise ng lahat ng mga makikita niyong brand dito sa loob. Yung Underworld, yung mga panda, Kung Fu Panda, Claudio Chance of Meatball. So yan. At ang maganda dito mga kahanep, naka-sale sila ngayon 30 to 60% off. Nakita nyo doon sa mga videos, meron kami parang plate na Noway nakalagay dito, namin siya pinagawa mga kahanep. So may discount kami dito, parang 20%. Dito yung price nyo na 59 yung small, 69 yung medium, at 79 yung large. Nahati ang loob ng Motion Gate sa parang tatlong section. Itong Columbia Pictures, mga rights din nandyan, nandyan. Tapos itong Lionsgate, lahat ng palabas nila, nilagyan nila ng rights dyan. Tsaka yung DreamWorks, yun yung pupuntahan namin or papasukin namin ngayon. At ito, yung pang-apat, yung Smurf Village. Hindi natin siya mapapasok lahat ngayong araw na ito. Ang mga rides nila dito, yung mga intense na rides, yung para mga rocket rides, yung mga... dito naman sa Smurf Village, more on ano sila, yung parang mga 4D na palabas. Try natin puntahan tong DreamWorks. Dito kasi naghalo-halo dito, may mga rides. Meron din ng mga 4D pinapanood, may parang nagpi-field trip. Try kong kumuha ng mga video clips para maipakita ko sa inyo. Tapos yung ibang parks, kasi talagang kulang yung maghapon natin para maikot mo lahat dyan. Babawi ako sa inyo sa part 2, part 3, part 4 hanggang matapos natin lahat. Libutin itong Dubai Parks and Resorts. At ito mga hanip, makikita nyo yung bubungal sa inyo dito sa loob ng Dubai Parks and Resort. Dito sa loob ng Motion Gate. Itong malaking fountain set na to. So nandito yung sila Shrek, yung Madagascar, yung How to Train Your Dragon. So halo-halo dito. So una natin papasunin is itong Kung Fu Panda. Let's go! Mga kahanip, nakakalimutan ko sabihin, Emirati Day nga pala ngayon, so naka-promo sila dito, 50 dirhams line ticket, which is normally nasa 395 or 295 dirhams, kaya sobrang daming tao. So yung waiting time doon sa rides na dapat sasakay namin is 30 minutes, so nag-decide kaming lumipat kasi maubos yung oras. Saan tayo lumipat? Dragon Warrior? Dun. Ito ang nasa loob ng Madagascar! Woo! Parang isang surfy siya mga kanip. Yan yung mga makikita nyo. Tara, tingnan natin kung ano masasakyan ngayon. Nalampasan na natin siya mga kahanip. Puro pambata pala yung rides dito. Lipat tayo sa medyo pang matanda. Mga intense, yung masaya-saya ng kaunti na magbibigay adrenaline rush. Yung code dito natin makikita yan sa loob ng How to Train Your Dragon. Yung Dragon Glider. Kita nyo yung mga ilaw na yan. Yun yung sasakyan natin mga kahanip po. Babali-bali ko lang ang tao dyan. Oh, yan na! Woo! Yeah! The Dragon Glider, mga hanip. Let's go! Yan, mga hanip. Iniwan ko nga pala yung mic ko doon sa locker doon. Kasi bawal yung gamit. Kasi sasakay tayo ng isang intense na ride. Nakalutang.
Sana kinig nyo pa rin ako. At kakaunti lang yung pila natin, mga kahanip. Medyo madilim. Kita-kita na lang tayo sa ride. Ng next mga hanep, no? Isang magandang Madagascar. Nga pala sa kanina, no, yung dragon glide, hindi na natin siya na-cover ng maayos kasi nung bumalikwas na yung dragon, itinago ko na yung cellphone kasi parang malalaglag siya. So dito, hindi ko rin siya mabibideo kasi madilim dito. Pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng sasakyan natin. Let's go! Hindi natin mga UGP kasi kailangan mo surrender yung cellphone na dito kasi baka nga mo naglaan. So yan, pag na-try nyo dito sa Madagascar, per power. At nakasurvive tayo mga kahanip. Talagang meron siyang 90 degrees na ginanong ka, tapos sinilang pa ganun, tapos inigot-igot kang parang ang shinake. Pero ganun pa man, nakaka-enjoy. Kaya sorry mga hanip kung hindi ko talaga may pakita yung actual na ride kasi nga bawal din, nasa terms and condition, nasa rules and regulation. Pero ganun pa man, at least naiikot ko kayo at nakikita nyo kung ano yung mga nakikita dito sa loob. So lalabas na tayo ng DreamWorks, try natin tingnan kung ano yung sunod. Pa natin na maaabot, 5:30 pa, meron pa tayong 30 minutes. Mga 15 minutes na lang kung may isa pang ride na makakahabol. Kung wala, babalik na lang ulit tayo dito mga hanip. At ito mga kahanip, ang ating Columbia Pictures. Tarating na natin kung makakahabol pa. May oras pa tayo, 15 minutes isang ride bago natin tuluyang lisanin itong Dubai Parks and Resort. Bawi-bawi tayo ha, next vid! Bay, nasasakyan natin yung mataas na yun. Mga hanip, ayos din sakyan to. Yung gusto namin dapat sakyan. Yan. Kaya lang, tapos yung mga kanap, ibinataas talaga yun ng tuktok na tuktok doon sa bahilang ipabagsak dyan. Next time, sakyan ko yan kasi 15 minutes na lang. Matitira natin yung oras, no? Ganoon natin mga kanap. The last ride bago umuwi. Let's go! Sasakyan natin pa Dubai, este, papunta dito sa loob. Ready na ang Chevrolet. Nakalabas sa tayo niyang Hotel Transylvania. So yun, medyo nakakuha ko ng mga konting footage. Pero nga madilim pa rin. Nasaan na siya? Nawala si Mrs. Agnes. Ayun pala. Tara. So yun na nga mga kahanip, no? Nakakuha tayo ng konting mga footage. Kaya alam, medyo madilim. So at least nakita nyo yung mga ina-expect or ma-expect nyo pag pumasok kayo dyan sa loob niyan.
ganda rin siya mga kahanip, lalo na sa mga ito. Kasi yung parang ito is para sa mga bata at para sa mga isip bata. Matanggal stress na din, no, mga kahanip. So, natapos na natin yung last ride. Ang oras na ngayon is 7:41 PM. So, maglalakad na kami pabalik doon sa bus station. So, alam ko marami pa akong utang sa inyo, mga kahanip. Kasi apat na park to. Tatlong park lang napuntahan natin. Tapos mostly is ano lang, parang konti lang yung ipapakita ko sa inyo. Hindi ko pa kayo naikot ng maayos sa bawat park. Pero gayon pa man, sana nag-enjoy pa din kayo at nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga i-expect nyo pag napuntahan nyo itong Dubai Parks and Resort dito sa United Arab Emirates. Sana nakatulong itong video na to. Yung price ng mga ticket ay may mention ko na lang sa description below, kasi kailangan sigurado tayo. Pero kami, naka-annual pass kami. Promotion siya, parang 550 or 595 per tao. Pwede kami pumunta dito 365 days in a year. Kaya alam, may trabaho kaya hindi kami makapunta araw-araw. At tingin ko ay dito ko na rin tatapusin itong vlog na to. Sana ay na-enjoy nyo ang paglibot ko sa inyo dito sa loob ng Dubai Parks and Resort. Kaya kung nagustuhan mo yung video na yan, mga kahanip, i-like mo lang. Kung hindi, i-like mo pa din. At kung hindi ka pa isa sa mga viewers na hanap natin or hanap na viewers natin dyan, click mo lang yung subscribe button tsaka yung notification bell. I-hit mo na din para updated ka sa mga upcoming videos natin. At pangako, hindi ka magsisisi sa patuloy na pagsubaybay dito sa ating YouTube channel na mas pinahanap at pinastig pa na nag-iisa niyong hanap na vlogger, Gerard Agnes po. So maraming salamat at magkita-kita ulit tayo, mga hanap, sa susunod pa natin mga video. Ito si Gerard Agnes, ang iyong hanap na vlogger, signing out. The longest picture, longest picture. Good night.